New plan, new year, ano-ano nga bang plano natin ngayong taon? Hello guys, Cheers Kibli here at nagbabalik na naman tayo sa panibagong video. At baka nagtataka kayo, bakit ang tagal ng aking huling upload? Kasi ngayon lang din ako nagka-editor. So ngayon, we have Jesse sa likod and soon we're gonna reveal him para makita nyo rin kung sinong bagong katrabaho natin ngayon. So ano-ano nga ba nangyari last year? Ano bang plano natin ngayong taon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video ito. Pero bago natin pag-usapan yung mga plano ko, gusto ko munang i-announce sa inyo to guys. I'm sure you guys have seen this sa TikTok ko, sa Facebook, sa Instagram, and my other social media accounts na I am officially the ambassador of Orbea. So yeah guys, if nakikita nyo yung mga ibang biker na sila nagpo-promote ng ganitong brand, I will be the brand ambassador for Orbea. Kaya maraming salamat Orbea Philippines, kay Mr. Rex Tartan ng Newton Multisales for choosing me as your ambassador. And hindi lang guys sa Orbea akong ambassador, ambassador din ako ng Continental, ng KMC, ng Super B, ng Cat Eye. Hindi ko alam, baka may nalimutan pa ako. Anyway, we're just gonna list it down here para makita nyo kung ano-ano yon. And also guys, I'm also the ambassador of Clean Habits Professional Care, yung mga Happy Helmet. So we're gonna show you yung product line nila. And if you guys are interested, available naman lahat yan sa Shopee natin. And if gusto nyo ng mga Orbea bikes guys, pwede nyo akong EPM yung shop ko, yung page ko, if you will be interested to, you know, to acquire an Orbea bike. So moving forward, ano bang plano natin ngayong taon? Well, first is we're gonna have more collabs. Kasi diba last year, akala natin magiging okay na. But then, diba, nagkaroon na naman ng ECQ Season 3. And sana hindi na magkaroon ng Season 4. So diba, napatigil ako sa bike noon. And you guys have seen it naman. Last year din, nakailang beses na huli ako. And fortunately ngayon, wala pa akong nangyayaring huli. Kahit alert level 3 na tayo. And then second, we're gonna bike more. We're gonna explore more outside kasi di ba? Sabi ko sa inyo before, we're gonna have the Tour de Pilipinas, but unfortunately hindi masyadong natuloy kasi I was busy with my own stuff, and then si Doc Kenneth na busy din sa kanyang new clinic. So congratulations din Doc sa bago mong clinic. Kaya yon, hopefully this year mas maging maluwag na. And actually we're also planning na magbike sa ibang bansa, ibang lugar at ibang bansa. So we were planning sana sa Taiwan. So maybe stay tuned if matutuloy yung ganung plano natin na pagbabike. Kasi imagine nyo guys, magbabike tayo sa ibang bansa. Gaano kasaya yon? And number 3 plano natin, sana hindi na tayo maban ni TikTok kasi simula November, halos twice a month ako nababan ni TikTok. So imagine ha? November na ban ako, December 2 beses, pang-4 ngayong January. Pero naibabalik natin. And pero unfortunately sa ibang content creators kasi hindi nila naibabalik yung account nila. Katulad ni JR, permanently ban yung account niya. So basically guys, yun lang naman ang mga plano natin ngayong taon. Siguro magkaroon pa tayo ng more coffee talk. And we're gonna have more collabs as I mentioned earlier. And gusto ko lang din magpahis sa mga kapwa siklista natin na guys, sana naman pag nagano, mag-ingat pa rin tayo sa kalsada. Medyo nabawasan ang mga jempoy sa kalsada kasi mga natakot sigurong lumabas sa walang helmet. May mga iba naman na natuto na rin madisiplina sa kalsada. At meron din naman pa ring pasaway na kanina nagbike ako. Actually, nagbike ako sa papuntang Lawagoin sa Maravilla sa Viewdeck. Pumunta rin ako ng Caliray. Ang dami pa rin nagbabike na walang helmet. So hanggang kailan nyo gustong gawin yan? Kasi balita nga diba sa QC, sa Quezon City, hinuhuli na nila pag walang helmet. I think yung multa is 300 pesos. So sa 300 pesos, may mabibili ka ng helmet, at least may level of protection ka. Nagkaisa naman papahuli ka pa, yung 300 pesos mo mapupunta lang sa bulsa ni... Who are you? De joke lang, mapapapunta lang dun sa bulsa nung bayan natin, di ba? Pwede na! Kaya guys, prioritize safety. And please, wag din magtitiwit. Isang bagay na wag yun yung pagtitipara ang gulong. Meron ako nakasabay na disgrasya kasi yung gulong niya kalbo na. And as much as possible, if you guys are gonna buy tires, bumili kayo dun sa trusted tire brand. Kasi hindi rin ganun kalaki ang diferensya nila pagdating sa presyo. So I'm not gonna mention yung X brand, pero may nakita akong gulong ah, binebenta nila 1.4 for a pair. Or I think 1.6 ata yon, and nakita ko hindi maganda yung quality. Then makakabili ka ng Continental tires na for 1,000 pesos, 900 pesos. You are better off using a Continental tire kesa dun sa mga off-brand na gulong. Kasi of course, this is your safety we're talking about, and then yung gulong din yung nakadikit sa kalsada na magiging main point of contact mo.
Diba? So basically, that's it guys. Don't forget to click like, comment, subscribe. And don't worry guys, nalimutan ko, diba? Meron pa rin pala, ipagpapatuloy pa rin natin ang pagbabasag natin ng helmet at ibang piyasa ng bisikleta. At baka sa susunod, bisikleta din. Pero I'll have to consult kasi bilang ambassador ni Orbea, baka naman sabihin, sinisiraan natin yung ibang brands. And I'll see you guys on the next.